Hi everyone! For today's video, i-share ko sa inyo about Form 2307. Ang tanong ko, nakatanggap ka na ba ng 2307? O sige, share ko sa iyo ang workflow nito ha. Halimbawa, ikaw ay nagpapaupa sa kanlesor at ang iyong at merong nangungupahan sa iyo, lessee, 'di ba? Ngayon, ang renta, halimbawa, ng property mo, sabihin na natin 100,000. Okay? Ngayon, kung si Lesi ay magbabayad sa iyo ng renta niya for a month, hindi niya sa'yo bibigay ang buong 100,000 dahil kakatasan kanya ng 5%. Okay? Yan kasi yung required ng batas. Ibibigay niya sa'yo essentially ay si Lesi mag-i-issue sa iyo ng 95,000 at bibigyan kanya ng form 2307 na nakalagay doon yung 5,000. All right? So ang 5,000 na ito sa part ni Lesi o yung nangungupahan, i-remit na to kay BIR. Okay? Sa pag-remit niya kay BIR at natanggap mo naman ang 2307, ano naman ang gagawin mo? Okay? Ikaw, na isang lessor, maaring, syempre, gumagawa ka ng tinatawag na Form 1701Q. Ito yung quarterly siyang ginagawa. Okay? At halimbawa, nung ginawa mo yung Form 1701Q, ang na-compute mo na babayaran na tax, ba? Tax due, sabihin na natin 50,000. Yan ang dapat mong bayaran kay BIR. Kaya lang, dahil nakatanggap ka ng Form 2307, ibabawas mo yan. Kasi, nabayaran na ni lessee mo yung 5,000 sa BIR. Ni-report na niya yan. So, ang total mong babayaran kay BIR is 45,000 na lang. So, nakuha niyo po ba 'yon? Ganun din ngayon, very common po itong example na 'to, yung mga online shop. Okay? Online shop. Merong seller. Ito yung online seller. At ito si platform. Normally, kayo po ay, syempre si seller, nilagay niya yung produkto niya sa online platform, nakabenta si online platform, well, nakakuha ng sales at nakakuha through online platform. Nagbabayad ang mga buyer kay online platform, meron silang sariling bank account. Assuming si platform naman, ang isisettle niyang cash sa'yo, binawas niya na ron yung 1%, yung half cash settlement sa'yo, minultiply ng half, ng 1%. Halimbawa, ang total na dapat niya ibigay sa'yo, sample lang po ito ha, sabihin natin 30,000. Okay? Sabi kasi dun sa regulation, yung half daw nito na is a subject niya sa 1%. Okay? So, yung half niyan, though, may iba-iba kasing computation eh, meron pa kasing mga, sabihin lang natin walang mga fees ha, walang mga fees or something. Yung half niyan 15,000, kukunin niyo withholding tax diyan. Okay, na halimbawa na syempre, sabi ko nga 1%. So yan ang withholding niya. So instead na bigyan kanya ng 30,000, ibibigay sa iyo ni online platform cash is 29,850. Okay? Ito sinimplify ko lang ha, hindi ko in-include, does not include fees, alam niyo 'yon, commissions or whatever. Kasi itong just for you to have an idea lang yung ilang percent ba siya? 1% kasi siya eh. Okay? Of half cash settlement na ibibigay sa inyo ng platform. Pero syempre, whatever yung sinulat ni platform dun sa 2307 mo, yun yung
i-basis mo for reduction sa iyong tax due. Not because sinabi ko one half, sabi nung sa tutorial, one half, so one half, no. Maaring may mga in-between computations pa yan, may mga reduction or something, returns, ganun. So, sabi ko lang, just for simple explanation, ganun ang mangyayari. So, this is an example of 2307 na pwede ibibigay ni online platform. So, sila yung payer, sila yung magbabayad. Kanino babayaran? Payee, ikaw yon. So, ayan yon. Sample 1, ito ang pangalan mo, ito yung address mo. So, halimbawa, yan ang TIN mo. So, ang babawas mo sa 1701Q mo will be 550.37. Okay. Halimbawa, meron kang, namomonitor mo ang sales mo. Okay? Namomonitor mo ang sales mo. Namomonitor mo yung operating expenses mo. And since you opt for 8%, ang dapat mong bayaran is 9,054. Okay? Ayan yun eh. Ang basis is 113. So, ito kasi, pag 8% kasi, would be gross, would be net of your sales. Ito yung 113,175. Minultiply ko siya by 8%. As, ang assumption dito, mixed income to sayo, and you opt for 8%. So, yan, 9,054. Pero, since, ito yung total tax due, based sa 8% is 9,054, tapos i-less mo yung 2307. Na magkano ba yung nakita natin 2307, di ba? Ito yun eh. 550.37. 550.37. So, total tax payable, ito na yung babayaran mo kay BIR. Okay? So, paano mo yan ilalatag pagdating sa BIR EBIR form? So, punta ka dito, nag-create ka na, ang assumption ko, nakapag-create ka na dyan ng iyong profile, punta tayo sa 1701Q 2018, tapos mag-fill up tayo. Okay? So, click natin yung second, because ngayon is second quarter, amended return note, wala. Tapos, this is your TIN, RDO, halimbawa, single proprietor. And, since sabi ko nga, mix, halimbawa, ikaw, you have your work. So, piliin natin yung mix, 8% income tax, kasi hindi natin tinanggal yung 250,000. Ang ruling kasi nito, pag mix to, you'll no longer avail of the 250,000 kasi na-avail na siya sa compensation mo. So, kung ikaw ay nagkaroon ng sideline itong business na to, you'll directly compute the 8% based on your net sales, okay? Tapos, halimbawa, ang birthday mo is, okay, 1980. Meron kang address dito, citizenship, susulat mo yan, Filipino, claiming tax credit, no. At syempre, dito ka sa 8%. Okay? Sa 8%. And then, you go to next. And then, ano ba yung, dito ka sa, yan, for 8%. Sales, revenues, fees, net of sales returns, allowances, and discounts. Ano ba yun nandito? Yung nasa, na-compute natin, 113,175. Tapos, yan ang lumalabas. Kasi, assuming, nag-start ka second quarter. Hindi ka nag-start ng business ng first quarter. Okay? So, wala kang ilalagay dito. Taxable income loss ng previous quarter. Tapos, yung tax credit, wala kang prior tax credit. Siyempre, nag-start ka nga this year. Tax payments for previous quarter, wala. Creditable withholding tax previous quarter, wala. Creditable tax per BIR form for this quarter, dito mo ipapasok yung 530.37. Okay? 530. Minsan kasi ayaw ni BIR yung point A. So, yun na lang, 530. Tapos, isisingit ko pa talaga siya, no? 37. Ayan. Ayun. Tingnan nga natin. 550.
5:50:37. Tingnan nga. 5, ayun. 5:50:37. Okay. So, magkano na yung tax payable mo? 8504, tama ba yung sa worksheet mo? O, 8504 pag ni-run off. Si BIR nga talaga ayaw niya yung tanggalin halimbawa natin to. Oo, ayaw niya na yung, ayan, 8504. Di ba, pinilit pa talaga ilagay yan, pero si BIR ni-round off niya yun. So, 8504. So, what you'll do, you're done. Ibig sabihin, tama yung, yun yung ano natin, that's how we compute it. Yun, doon mo siya ibabangga, okay? Tapos, i-save mo muna to. Huwag mo muna i-click yung validate. Okay, i-save mo. Kasi minsan, pag inuna mo i-save yung validate, nakububura yung mga yan eh. And then, after mo maklik yung save, you validate. So, that means, tama ito. Then, good to go ka na. But don't forget to click submit and final copy. And, ang suggestion ko, after mo ma-submit and print, mak-i-click yan, you go to your, you go to this, you have to have a copy of this one. So, either you find ways para na makumot, either ipaprint mo, kung nasa computer shop ka, o kung nasa, ano ka naman, nasa, you have your own laptop and computer. So, what I do, I save it sa Word, kasi once I click submit, nag-expect ako maka-receive ng email confirmation dito sa ninominate kong email ad. So, syempre, sample ito. But if you do that, you'll receive an email confirmation. Tapos, you have to also add that dito sa ni-snapshot nyo. Kasi support yun eh. Pag nagtanong si BIR, nakapag-file ka ba? Oo, nakapag-file ako. Asan ang support? The burden of proof lies sa taxpayer, hindi kay BIR. So, that's how it works. But take note, hindi pa tapos ang gagawin mo. Once you do this, you still need, kung ngayon, quarter, and ngayon, you have to pay this one on or before August 15. Kasi yun ang deadline niya. Anong tax due? For second quarter, ang tax due niya covering April 1 to June 30, August 15 of this year. So, you have to still have time to do this, file and pay. Kasamahan nito ay meron pang additional task kang gagawin kasi meron ka pang gagawin another tax compliance, but that will be in my next video. Or in my next video. Hope this helps. Thank you, everyone.